So yun po mga Dapper Gods, mga kabiyay, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV po. Isang TBJ defender at reactor ng mga viral issue, lalo na sa tape INC versus TBJ. So ito, pag-usapan nun natin itong mga... Ito na naman tayo eh. No, yung mga kinakalat na naman nila na fake news. Papatungkol sa Tito Vic and Joey na yun na nga daw, yun na naman, eto na naman tayo eh. Na di umano, pinakain daw ng alikabok ng It's Your Lucky Day ang ano, ang TBJ. Tulong is na. So bago tayo mapunta dun sa video ng mga pag na papanorin natin eh, syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung video, may panoorin tayo dito. Ito dapat ang tularan ng mga host. Lalo na po yung mga host dyan sa generic Nate Bulaga, sila Isko, Buboy, si Paulo. Yan, sila Vice Ganda. Alam nyo, hindi, ito, real talk tayo. Si Luis Manzano po, isa sa mga idol ko to eh. Isa sa mga idol ko to, napakagaling na maging host nito bukod sa nakakatawa. Hindi pilit yung pagpapatawa niya at hindi rin siya nang nalait. Basta, alam mo yun, yung pagpapatawa niya normal pero madadala at madadala ka talaga. Saka ito pa, pinakamaganda rito, marunong magpakumbaba. So ito po yung video no, na kung saan ay sabi nga ni Luis Manzano, nagpasintabi po si Luis Manzano. No, bago tayo mapunta doon sa isang video na sinasabi nila na tinalo ng It's Your Lucky Day ang EAT, makalokohan po yun. No? Bago tayo doon mapunta sa isang video na yun, dito muna po tayo sa sinabi ni Luis Manzano, nagpasintabi siya sa Tito Vic and Joey. Sana tularan to ng iba eh. Ito po, panoorin nyo. It's Showtime Family. Yeah! Yeah! So, kung tingin lang, makakasama namin Showtime Family at bupusin na din po tayo sa Ipulaga. Yeah. Hello po sa inyong lahat at syempre sa TVJ po. Eh, panandalian, makakasama po namin kayo sa noontime. Pusin namin ba dito? Ayan ha, narinig nyo ha. Eh, ganito dapat si tinutularan ng ibang mga noontime show. Ibang galing, marunong siya kahit na sabihin na natin na ano, yung parang syempre papasok ka sa isang noontime show no. So kailangan mo talaga mag-excuse diyan. No, ito dapat yung ano, mga mindset na talagang sin alam mo totoo sin, ito real talk tayo ha. Mas okay pa maging host to si ano, si Luis Manzano kaysa sa kala Isko. Kaysa kala Buboy. Kaila Paulo, kay Vice Ganda. Tsaka normal yung pagpapatawa niya, hindi na kailangan manlait, hindi pilit, no? Talagang matatawa ka sa kanya. Hindi, alam yon, hindi yung tipong magpa-punchline ka ng joke, ikaw mismo yung matatawa. Katulad ng ibang mga host dyan, pang nag-joke, sila yung tawa, tas yung tawa nila todo. Tapos wala naman nakakatawa. So ito po yung video na kung saan ay sinabi nga po niya, no? Sinasabi nila na tinalo ng It's Your Lucky Day ang EAT. So ito po yung video na yung panoorin nyo. Yan. Ano lang natin ha, saglit lang ha, posing lang natin guys. Nasaan na yung ano nito? Yan. Okay. Wait lang. Ito po yung ano, yung pinaka magandang explanation, no? So, dito tayo sa 1PH. Yan. So, pakinggan nyo po. Ay, bakit walang sounds? Uy, ba't wala kayong sounds? Ay, meron pala. Wala, ay, pinanood ko kasi, tinignan ko kasi kung ano-ano ang laman ng It's Your Lucky Day. Okay, ano ang conclusion mo? Ay, ang conclusion ko, parang, ano lang naman, ibang, ganun pa rin naman ang tema. Kung ano yung mga tema na papanood natin sa ibang mga noong time. So, ganun din. Wala naman din pagkakaiba nung iwan. Ganun naman talaga, di ba? Kunwari, game show. O kaya ay ganyan na noong time show.
o kaya ay drama, kahit anong genre pa po yan, magkakahawig at magkakahawig rin. Kumbaga sa ulam, magkakaiba lang ang atake ng pagluluto, pero magkakalasa pa rin. Tama yun. Ganun yun. Ang tinutukan ko, ang EAT, kasi birthday, siyempre pa, nang ka-birthday na revolusyon ng aking anak na si Joey De Leon. At saka yung pagbabalik ni Jimmy Santos, nakakatuwa, ano? Kitang-kita mo na sa tagal ng panahon na lumipas, si Jimmy, ang katapatan, nasa TTV kong Joey pa rin. Ganon pa rin, di ba? Tapos, si Joey De Leon, napakaganda ng kanyang selebrasyon. At alam mo, may nagmarka sa akin doon sa EAT noong Sabado. Mamaya na natin talakayin yung It's Your Lucky Day. Yung contestant sa Sugod Bahay, yung Ale na nasa fourth floor, nung daw kumakandidato si Mayor Vico sa Pasig, andun daw si Bossing Vic. Sinubukan daw niyang katukin yung window, yung bintana ng kotse na sinasakyan ni Bossing Vic. Ang dami-dami daw niyang mga kasama, kumbaga may parang personal bodyguard, iniingatan siya. Binuksan daw ni Bossing Vic yung bintana. Alam mo, basang-basa ko ang nasa puso ng Ale. Ang sabi niya, kung hindi yun binuksan, magtatampo ako siyempre. Pero ang nasa puso niya, kaya habang buhay kayo ang idolo ko dahil pantay-pantay ang tingin niyo sa tao. Ganun ang dating sa akin. Kasi high school pa lang daw siya, Tito Vic and Joey na talaga ang kanyang loyalty. Oh, at kung mo makikita talaga na nagsasalita talaga ang magagandang ginagawa ng mga personalidad. Nagmarka sa akin yun, napakasimple nun kung tutuusin. Pero yung simpleng pagbubukas ng bintana at kumusta po. Talagang ano, di ba, nagtumatanim sa puso. Alam niyo mga ka-Dapper Cards, kahit ako napahanga ako doon kay Bossing Vic Soto. Kasi bibihira yung ganun eh. Ito lang nga, totoo yan ha. Bibihira yung ganun yung mga artista dyan na paglalapit ka. Ano yung tipong harang-haranging ka pa ng mga bodyguard. Pero ano naman yun, intindi naman natin yun kasi syempre, trabaho nila yun na protektahan yung mga artista kaya talagang inahawi ka nila kasi ba, hindi ka naman nila kilala eh. Maka mamaya, ano nga naman yung gawin mo sa artista, no? Pero yung doon nga yung sinasabi ni nanay, doon sa sa Sugod Bahay. No, napakasimple lang nung sinabi ni nanay doon pero napakaganda ho, talagang alam mo yun doon mo mapapatunayan na itong Tito Vic and Joey yung mga sa likod ng mga paninira na ibang tao na kesyo ano daw, kesyo masama ugali. Na kesyo mga mata pobre daw, may mga ganoon eh. Ngayon, yung mga tao na mismo yung nagpapatunay na hindi sila ganun. Na hindi ganun ang Tito Vic and Joey. Diba? Kunti mo si nanay, diba? Nung panahon na nangangandidato si Mayor Vico Soto. Nakakala niya nga daw talaga, hindi siya pagbubuksan ni Bossing Vic Soto, diba? Hindi daw siya pagbubuksan, nakala niya ganun. Pero nagulat siya na mismo pa daw si Bossing Vic Soto yung nagpabukas ng bintana ng kotse na para yung tawag windshield ba tawag doon? No? Tayo nga nagulat siya na talagang sobrang bait ni Bossing Vic Soto. So tuloy natin. Yan ang ating mga kapwa Pilipino. Doon naman sa It's Your Lucky Day. Alam mo, lalampasan man nila o hindi itong EAT, hindi yun ang usapin eh, di ba? Na tayo ay natutuwa dahil sa pagkakasistinde ng Showtime, meron pumalit sa kanila. Yun naman. At hindi na bago ang kahusayan ni Luis Manzano sa pag-host at ni Robby Domingo. Magagaling talaga sila, di ba? At si Melay, nakakaaliw. At yung iba pa, okay naman, di ba? Sabi nga natin, huwag natin sisihin yung mga napili ng ABS-CBN at ng GMA7 sa GTV na pumalit sa Showtime. Kumbaga sila lang yung mga nag-rescue doon sa pinde ng Showtime. Pero ang layo naman po, wag naman kasi natin sinasabi na inilampaso, inilampasan. Napakalayo naman po ng agwat ng manonood. Kitang-kita naman na kung magbabasehan po natin ay ang numero ng mga nanood at sumusubaybay sa kanila. Ano naman ang laban kahit sa online? 118,000 versus 82. Pero maganda rin yun ay 82K kasi parang bang na-curious ang mga kababayan natin. Ano kaya ang laman ng programang ito?
sige, silipin nga natin. Ayun. Pero huwag nang ikumpara, ano ba, di ba? Wala akong boses. Wala palang boses. Alam nyo, ang ang nagkukumpara lang naman dito, yung mga ano, yung mga, alam nyo, yung mga sup-sup daliri. Na isa sinasabi nila, ay, tinalo ng It's Your Lucky Day ang EAT. Di ba ginawa na natin to ng video? Ang nilabas nilang ano, na screenshot ay nasa 75K yung pala, yung nanonood na, yung nanonood ng live ng ano, ng It's Your Lucky Day. Ngayon sa EAT is 50. Sa TV5 ha, sa TV5. Pero hindi nila chinek. Ito nga, ang ginawa kasi nila doon, in-screenshot nila yung screenshot doon ng It's Your Lucky Day, yun yung kalagitnaan ng show. Yung in-screenshot nila sa TV5, ano pa lang yun eh, simula pa lang. So wala pa talaga masyadong nanonood. Tapos hindi nila rin ikinumpara yung channel ng Tito Bikinjoy. Magkahiwalay po kasi yun eh. Yung sa TV5, magkahiwalay po yun yung mga nanonood. So, kung pagsasamahin nyo yun, lumagpas nga po ng 100, ano, nasa 130 viewers po ang nanonood. So, paano masasabi na pinakain ng alikabok? Alam mo yung mga title, pinakain ng alikabok. Talo na daw. Mas gugustuhin daw talaga ng kahit ano daw pagpasuspin din ni Lala Soto ng MTRCB sa It's Showtime, mas gugustuhin pa rin daw ng mga tao na sa ABS-CBN daw manood. Pero, wag ka. Ang ginawa nilang ang ginawa nilang screenshot, doon lang sila bumase sa TV5. Tapos, hindi pa sabay. Dapat yung pagka-ere mismo, dapat ginawa nyo yung screenshot. Bagay, daya nga naman. Paninira, ganun talaga. Ganun talaga yung kakalabasan. Gusto nga nilang maniwala yung mga tao na tinalo ng ABS-CBN ng EAT. Dito naman kasi talaga, alam nyo, sa totoo lang, hindi naman tayo hindi natin kinukumpara. Alam nyo, lahat ng mga noontime show, ito ah. Ano rin yan eh, lahat naman din yung goods, no? Pwera lang sa generic. Katulad yan, yung It's Your Lucky Day. May ano rin sila, yung sa labas din, yung parang sugod bahay, no? So, alam naman din natin yun na ang nagpasimula niyan ay ang Tito Bikinjoy, no? So, kung ganun man, na ginaya man nila, kung sa tingin nyo, na ginaya nila, eh wala, dapat nga maging proud tayo dun eh. Masabi tubo ko. Dapat maging proud tayo dun. Dahil, no, may kita natin na, alam mo yun, yung ginaya nila, yung ginagawa ng Tito Bikinjoy or yung nasimulan nilang gawin. So, wala naman ng problema dun. Wala namang kaso dun. Kahit ako na legit Dabercad supporters ako, hindi ko na binigyan ng ano yun, na parang ginaya nila. Doon na talaga tayo sa point na ginaya. Pero dapat maging proud na lang ho tayo dun. Tsaka labas sa issue, yung It's Your Lucky Day na yan, labas po sa issue ng It's Showtime. Ngayon, ang ganda-ganda nung panimula ni Luis na nagpasintabi siya sa It Bulaga, sa Tito Bikinjoy, di ba, nagpasintabi siya na makakasama muna nila ang It's Your Lucky Day dahil sila yung kapalit ng It's Showtime. So wala naman pong problema doon, napakaganda nga ho nun eh. At hindi rin po ang legit Dabercads or kami, eto kayo, hindi yung mga viewers namin dito, yung nagkukumpara na kesyo panalo daw ang It's Your Lucky Day, na kesyo talo daw ang TBJ. Alam nyo kung sino nagkukumpara? Yung mga followers na It's Showtime. Gawain nila yun eh. Gawain nila yung ganyan. Yung mga gawain ho nila na... akala nyo yung mga viewers ng TBJ yung nagkukumpara? Hindi. Yung mga viewers na It's Showtime yun. Kasi nga, gustong-gusto nila na, alam nyo yun, yung pilit nila na sinasabihan na natalo, na walang nanonood,
talo sa ratings. Pero alam niya, kami, dati ako gumagawa pa ako ng video tuwing tanghali, natatanda niyo yung mga Kadaver Cards. Yung tuwing tanghali, bago ma, pagkatapos ng EAT, may upload agad tayo mapatungkol sa ratings, kung ilan yung ratings, ilan yung viewers, current viewers na kung ilan tao yung nanood. So, ina-update ko po yun. Pero hindi ko nauna nga ho yung ginawa kasi wala na eh. Ganun naman talaga araw-araw na yung nangyari. No? Kahit sa social media platform ng lahat ng mga noontime show, panalo pa rin yung EAT. Pagdating naman ho sa ratings, panalo pa rin naman yung EAT. Ngayon, ang ginagawa lang kasi ng kabila para kahit papano, tangkiligin sila. Diba dati pa naman yan, lahat nagsasabi number one, hindi mo alam kung sino yung kulelat eh. Sa radyo, di ba? Yung mga istasyon dyan, diba? Lagi nila sinasabi, number one sila. Nanalo sila sa ganyan. May mga Gawad Award, yung mga alam niyo yun. Diba? Yes FM, Love Radio, ano pa ba? MOR, Wish, di ba? Lahat yan nagsasabi sila na sila yung number one. Pero wala naman, lahat nga naman. Hindi natin alam kung sino talaga sa kanila. Pero dito naman sa TBJ, alam naman na namin na ganun na yung ratings, ganun na yung nangyayari. Yung mga viewers, yung mga views sa mga social media platform ng TBJ, Facebook, YouTube, yan. So alam na namin yun. Kaya sa totoo, hininto ko na yun kasi sabi ko parang naikipaglabanan ako sa kanila. Alam naman na namin na Tito Vic and Joey talaga palagi yung nangunguna. Noon pa naman at hanggang ngayon. Kaya tingnan nyo, hindi na ako nag-upload nung ano, hindi na ako nag-upload nung parang bukod sa nakakapagod. Bali, pinopost ko na lang sa community ko, dyan dito sa channel ko. Pinopost ko na lang yung mga update ng mga ratings, ganun, ito, ganyan. At alam, pinopost ko rin yung fake, tsaka hindi, no? So, may kanya-kanyang ratings eh. Pero ang pinakatotoo talaga niyan, yung sa Tito Vic and Joey. Yung sa fake Bulaga, tamo, may sarili din silang ratings. Tapos sinasabi pa nila na huwag nyo kasi ikumpara yung viewers sa YouTube at Facebook tapos yung sa ratings. So, to naman yun, huwag talaga ikumpara. Pero talaga parang nakakaano lang na kung iisipin mo. Kung sa Facebook nga, eh halos lahat ngayon ng mga tao ay puro to cellphone na lang, yung TV. Yung TV nga namin dito, nakabarandal na nga lang dun eh. Ano? Kung isipin nyo mabuti, yung alam nyo yun, yung TV, hindi na masyadong pinapansin yan eh. Yung mga senior na lang talaga, totoosin lang po yan sa mga mahal natin ng mga senior. Ayan na lang yung mga nakatutok sa TV ngayon. Pero puro na halos lahat, na halos mga kabataan, dalaga, binata, nanay, tatay, may mga sa cellphone na lang talaga yung nanonood sila eh. Diba? Biruin mo, sasabihin nila mataas yung ratings ng fake Bulaga, tapos yung nanonood sa Facebook, nasa 300. Oh. Ibig sabihin, lahat ng followers ng fake Bulaga, may sa TV nanonood. 'Di ba? So lahat ng tao ngayon may mga cellphone na, kaya kung manonood man sa TV, ba't ba ako sa TV? Pwede naman ako dito sa cellphone. So, anong pipiliin ng mga tao ngayon? TV o cellphone? Halimbawa, may isang pamilya, anong gusto nyo? Magka-cellphone, magka-TV? Pipili nila si cellphone. Diba? Kasi cellphone pang all around yan eh. TV dyan lang yan. Hanggang dyan lang yan. Yun yan eh. Ewan ko lang dyan sa iba. Kasi syempre, para ginagawa rin ginagawa lang din po nila yan. Kasi nga, para makapukaw din siya na lang attention sa mga tao. Kasi may mga ganyan tao eh. Kung saan yung parang alam nila na mataas yung mga ganyan, dun sila. Oh, totoo yan, may mga ganyan tao. At may mga tao rin talaga na tinatawag na diehard fan. Katulad yan, ako. Yan, kami dito, nila Utol Crisulo, Jake Magnus, Tita Messi. Yan, sila DJ, Real Talk Chicago, Spencer. Lahat kami dito, mga diehard
Apans talaga kami ng Tito BK ni Joey, ng legit Dabber Cards. Hindi lang kami basta vlogger, hindi lang kami basta netizen, hindi lang kami basta ano, na tag dito yung humahanga or natutuwa lang sa kanila, hindi ganun. Talagang bukod sa natutuwa kami sa kanila, eh, talagang iba yung pagmamahal namin sa kanila. No. Kaya yung iba dyan, yung mga makikita nyo yung mga ratings-ratings na yan, siguro mas maganda kung i-follow nyo yung mga kantar. Di ko alam kasi yan. Yung mga kantar na... Ito ah, ito. Mag-iisip ka lagi. Yung sa It's Showtime. Diba? Lagi nila sinasabi na nangingibabaw ang It's Showtime sa ads. Sa ads sila eh. Lagi nila sinasabi kasi kahit anong gawin nila sa ratings, bagsak talaga ang It's Showtime. So yun na nga no. So sa TV... sa ratings, bagsak lagi ng Showtime. Ngayon, ang ginagawa ng mga vlogger ng Showtime, sila, sa ads sila. O, oh, yun lagi, oh, ganito yung ads ng ano. Bagsak kayo sa rating, tas ang dami yung ads. Diba, parang nakakaisip, nakaka-ano na, what? Kung sa ratings nga, bagsak kayo, tapos, sa ads, sasabihin nyo ang dami, ibig sabihin, sino mga nanood dun? O sige, sabihin na natin, 145 ang ads nyo. Eh, ang tanong, may nanonood ba? O sabihin na natin, sa 80, 100 lang. O, 100 nga yung ads. Pero, ang dami naman nanonood. Hindi katulad sa Showtime, 140 nga yung ads, wala naman nanonood. Diba? Kasi pansinin nyo, hindi sila naglalabas ng ratings. Doon naman sa generic na Itbulaga, puro na lang kantar. Tapos, ano pa, may sarili silang ratings. Oh, ini-edit nila, tapos ang ginagawa, kahit na malaki yung ratings ng EAT, ng TBJ, liliitan pa nila yung numero. Tapos, ganito yung numero ng Itbulaga, oh. Diba? Tapos di ko alam kung saan sila kumukuha ng ratings nila na yun. Kasi ito ulitin ko, isipin nyo, walang nanonood sa Facebook, sa YouTube. Tapos sa TV, mataas ratings nila. Parang nakakaano eh, kung isipin mabuti. Sa panahon ngayon, parang itsapwera na yung TV. Wala na halos nanonood ng TV. Diba? Puro na cellphone eh. You know? So nakakapagtaka. Sa EAT, ito ah, sa EAT ng TBJ, pwedeng-pwede mong i-connect yung mga tao dun sa TV. Alam nyo kung bakit. Kasi, biruin nyo, ang daming nanonood sa kanila sa live, sa Facebook, sa YouTube, sa channel ng TV5, sa channel ng TBJ. So doon, pwede mo talaga makikumpara na, ay, mataas nga rin yung ratings nito kasi sa social media nga lang, ang daming nanonood. Diba? Eh, paano pa kaya sa TV? Diba? Kasi minsan naano ko dun sa, no, sa mga vlogger sa kabila na mataas. Ito ba yung... ay, nako, emang wala. Kung nandito, ayoko na lang panoorin. May video dyan eh. So, natatawa ako ito. Ba't ako natatawa? Sabi niya sa thumbnail, ito ba yung mababa ang ratings? Oo, kasi kumpulan yung tao. Yung doon sa pagpunta ng Gisa Gedli, di ko alam, sa Malabon ata yun, no? Sampaloc. Di ko alam kung saan lugar, no? Ino muna tayo tubig. Masabit. So, hindi ko alam kung Malabon ba o Sampaloc yun. Tapos ito nakakatawa. Lahat nung nanonood, puro bata. So, sabi ko, ala, anong to? Anong klaseng katangahan? Sabi niya, ito ba yung mababa sa ratings? Pinagkakaguluhan. Sabi ko, tapos pagtingin ko, mga bata lahat. Paano mo i-coconnecta yung mga nanonood nung live? Alam mo yun, yung pagpunta nila sa barangay. Tapos ratings? Ano? Wow, isipin niyo mabuti. Yung mga bata, puro mga Cocomelon, mga larva, Naruto, One Piece. Eh, yung mga pinapanood yun eh. ML,
sa tingin niyo magana yan, mag tawag dito, magsasayang ng oras sa mga noontime show. Panoorin niyo yung vlogger na yun. Vlogger ng Gisha Gedley, si Piolo Pascual. Katatawa ako eh, sabi ko, ganito ba? Ang ano, tignan niyo, daming tao, daming mga bata oh. Ito ba yung mababa ang ratings namin? Sabi ko, hala, tanga lang. Anong masasabing ratings yun? No, mga bata yan. Oh, mas iintindihin pa mag-ML niya kaysa manood na sa TV. Kaya naman din naglabasan yan. No, dahil noon may artista, artista Cisco. Kahit naman sino eh. Diba? Lalabas at lalabas yan eh. Diba? Doon nga sa Pasig, lumabas yung mga tao eh. O siguro kahit hindi piyesta doon nung pumunta kayo, lalabasan kayo doon. Lalabasin pala, hindi pala lalabasan. Sorry. Sa gwanong lalabasan. Lalabasin kayo ng mga tao doon kasi may artista. Tsaka syempre, nagbabaka sakali din silang manalo. Ano ba naman kayo? Ito ba isang mga sinasabi sa amin ng mga vlogger? Ba't ayaw nyo na lang i-update yung mga nangyayari sa AAT? Ay, sabi sa amin. Sabi ko, paano na ba't namin i-update? Napapanood na sa TV yan, tapos i-update pa namin. Ay, paulit-ulit na lang. No, kasi puro daw kami issue. Alam nyo, walang issue dito kung hindi kayo gumagawa ng issue. Bakit? Nung si Paolo Contis naman yung buwabanat sa Tito Vic and Joey. Diba? Puro si Paolo Contis yung nire-reactionan namin. O, kaya lang namin nire-reactionan si Buboy Villar at Isku Moreno. Dahil may sinasabi sila mapatungkol sa Tito Vic and Joey, kaya namin sila nire-reactionan. Huwag nga kayong mga syungarit. Diba? Ngayon, diba? Narinig nyo. O, nung mga nakaraan ng mga video namin no, na pag-usapan ba namin sila, hindi. Kasi wala silang sinasabi. Pero kapag may sinabi sila, sila yung mapapanood yun rito. Oh, di ba? Katod yan, itong issue na to, yung kinakalat ng mga sup-sup daliri followers na kesyo pinakain daw ng alikabok ng It's Your Lucky Day, ang EAP. O kaya naman namin ito nare-reactionan para itama, no? Kasi talagang layo. Layo talaga, promise. Ano na? So yung mga Dabber Kids, hanggang dito na lang yung video natin, eh, no? Alam nyo yung mga nangyayari ngayon, yung mga ganyan. Ano lang yan? Yung mema. Mema sabi lang sila para, ano, para, alam nyo yun, para lang masabihan na sila yung number one. Pilitin lang yung kinokonnect yung suspension sa ng MTRCB sa EAT. Kaya layo-layo naman nun. Kasi ang pinapalabas nila na issue na ano, kasi nga kagustuhan daw ng TBJ. O, parang utos daw ng TBJ na ipasuspindi daw yung showtime para manood sa kanila yung mga tao. Anak ng titing. Eh, noon pa man talagang tinatangkilig yung Tito Vic and Joey, yung sasabihin nyo, kahit hindi na gumawa ng mga ganong bagay yan, papanorin yan. Kaya mga Dabber Kids, hanggang dito na lang yung video natin. Ano masasabi nyo rito sa napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Wala lang, pinigilan ko lang yung ubo ko. So syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pinut na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi, and God bless, and peace, and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.